Assalamualaikum, buenos dias, happy Sabela. Mula sa City Information Office, ako si Matthew Sanson. Maghahatid sa inyo ng happy Sabelang balita sa araw na ito. At ito ang mga nakalab na happy Sabelang balita noong nakarang linggo. Musabaka culmination at 5 Pillars of Islam Game Show Awarding naging matagumpay. Measles, rubella, and oral polio vaccine supplemental immunization activity na ganap upang maisiguro ang kapakanang medikal ng mga batang Isabelenyo. Exit conference ng COA ginanap bilang bahagi ng pagpapaigting ng dekalidad na serbisyo publiko ng pamahalaang lungsod. Dole Peso, Beso JPO Summit 2023, matagumpay na idinaos. Mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Isabela, sumailalim sa Gender Sensitivity Training Workshop. Sakayan Kalaman Fridays with the Happy Isabela Mobile Library, patuloy ang pag-aarangkada sa ika-anim na linggo. Mga batang atleta ng Isabela, bumida sa Sipra. Naging matagumpay ang pagdaraos ng Ramadan 2023 Musabaka Culmination at 5 Pillars of Islam Game Show Awarding sa pagsasanib puwersa ng pamahalaang lungsod ng Isabela na pinamumunuan ni Mayor City Jalya Turabi Nataman, City Local Madrasa Development Office at Isabela City Madrasa Association noong April 29 sa SP Session Hall. Narito ang karagdagang balita ni Shane Swaling. Ang competition proper ay ginanap sa BDRC Barangay Sumagdang at sinadihan ng mga kalahok na nagmumula sa mga madrasa ng lungsod. Nakatanggap ng plaque of recognition ang mga kalahok sa ginanap na Musabaka Competition at 5 Pillars of Islam Game Show ngayong taon. Ginawaran din sa kaganapan ang mga hurado at coach ng iba't ibang mga paligsahan sa Islam. Gayon din ang mga ustads na lumahok sa daily virtual nasihat sa katatapos na Ramadan. Masigasig na pinasalamatan ni Mayor Turabin Hataman ang lahat ng mga kalahok na guro, magulang at murid sa patuloy na paggabay sa mga bata sa seremonya ng parangal. Sinabi rin niya na habang pinagpala ang lahat ng naroroon, ang kaalaman sa pananampalataya ng isang tao ay may kasamang responsibilidad. Congratulations to everyone, Hakatan Sin Mamudirs, Hakatan Sin Mamurid, Hakatan Sin. Of course, I'd like to congratulate the parents. No, you should be very, very proud of your children. Hakatan Sin mga kaguruhan, to all the teachers, thank you so much for continuously guiding and educating our children. To the secretariat, host, convener of this very worthwhile activity, to our city local madrasa development officer, Dr. Nujum, supported by our CIO, City Information Office, and everybody. Hinikayat niya ang mga batang mag-aaral sa madrasa na ituloy ang kaalaman sa Islam upang maibahagi nila ang kagandahan ng Islam at kung paano nito tinutugunan ang karamihan sa mga sakit ng lipunan. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Measles, rubella, and oral polio vaccine supplemental immunization activity na ganap upang maisiguro ang kapakanang medikal ng mga batang Isabelenyo. Ang detalye ni Christine Manuel. Pinangunahan ni Dr. Maureen Ismael Dasix, tagapangulo ng Tanggapan ng Kalusugang Panglungsod o CHO, ang Chikiting Ligtas Measles, Rubella, and Oral Polio Vaccine Supplemental Immunization Activity noong 25 ng Abril. Sinamahan si Dr. Ismael nina Dr. Rufaida Aunal at Jean Bonbrasso ng Isabela City National Immunization Program, CHO HEPO Bernardita Huntukan at ang kinatawan ng DOH CHD9 upang ipaliwanag ang adikain ng aktibidad sa mga nagsidalo. Ngayon po, meron na po tayo mga naitalang kaso, pakalat-kalat na kaso ng polio, rubella at ligtas sa iba't ibang parte po ng bansa. Ito po ang rason kung bakit po tayo ngayon merong mas vaccination. Katuwang ng kagawaran ng kalusugan, ang nasabing programa ay may layong mabakunahan laban sa polio, ligtas at rubella ang mga batang nasa 0 hanggang 59 na buwan sa lungsod ng Isabela. Sa isang maikling palatuntunan na ginanap sa Isabela City Infirmary Multipurpose Hall, ilang mga bata ang nakatanggap ng patak kontra polio at bakuna para sa ligtas. Simula naman Mayo 1 ay magsisimulang magbahay-bahay ang mga team mula CHO upang maabot ang target nitong 1,000 batang mabiyayaan ng programa.
Unang-una po, salamat po kami sa City Health Office, na Doc Maureen, si Doc Aire, at ang aming midwife po, si Aire, Munira Aire po, at saka yung BSW namin, at tulong po dito sa city, lalang-lalo na po kay Mayor Dada at ating Congressman Mujib Bataman. Maraming salamat po. Ang pamahalang lokal ng lungsod ng Isabela sa pangungunan ni Punong Lungsod City Jalot Robin Hataman ay naglaan ng mga mapagkukunan ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat batang Isabelenyo ay makakaranas ng kalinga at pansing medikal anuman ang estado ng kanilang pamumuhay. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Exit conference ng COA ginanap bilang bahagi ng pagpapaigting ng dekalidad na serbisyong publiko ng pamahalang lungsod. Narito ang ulat ni Eunice San Diego. Bilang bahagi ng pagpapaigting ng dekalidad na serbisyo publiko ng pamahalaang lungsod ng Isabela, matagumpay na isinagawa ang exit conference ng Commission on Audit para sa Audit Calendar Year 2022 sa pangunguna ni COA State Auditor Ms. Nona Imlan at COA Audit Team Leader Attorney Charlotte Tugal, kasama si Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman at City Legal Officer at Concurrent City Administrator Attorney Adslan Imran. Ginanap ang COA Exit Conference sa Garden Orchid Hotel noong Abril 24, kung saan ay isa-isang tinalakay ang iba't ibang mga audit recommendations alinsunod sa auditing scope na naitakda ng ahensya. Pinuri naman ni State Auditor Tugal si Mayor Turabin Hataman sa pamamalakad nito sa lungsod ng Isabela, partikular ang mga parangal na natanggap ng LGU sa unang termino nito. Yanis San Diego, Balitang Happy Isabela. Nagsagawa ng Dole Peso Beso GPO Summit 2023 na may temang trabaho, negosyo, kabuhayan at kasanayan sa bisa ng pamahalang lungsod ng Isabela na pinangungunahan ni Mayor City Jalya Turabin Hataman sa pamamagitan ng Public Employment Services Office sa pamumuno ni Peso Manager Aradelria Beleng at sa pagkikipagtulungan ng mga partner agencies noong April 24 sa Kerejeta Formation Center. Ang summit ay nagsisilbing plataforma upang palakasin ang suport ang ibinibigay ng peso at dole sa mga barangay services employment officers at job placement officers sa usapin ng trabaho, kabuhayan at skills training facilitation, gayon din at iba pang impormasyon sa antas ng barangay. The purpose of this summit is to strengthen the support and collaboration of Public Employment Services Office and the Department of Labor and Employment para sa ating mga barangay employment services officers and job placement officers in terms of employment and entrepreneurship facilitation and skills facilitation para sa barangay level. Mechanisms po ito na kailangan natin i-put in place para paglipas po, pagkatapos po natin gawin to, mas magiging magaan ang lahat para sa atin. May template na tayo, may sistema na tayo. After that, pasok ng pasok na lang po ang data. Tapos kami naman po, si City LGU, ang DOLE, ang National Government, ang Congress, ang Presidente, diba? Medyo malayo na yon. Pero at least sa level namin, if we have the correct data, then we can make the correct decisions. Samantala, mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Isabela sumailalim sa Gender Sensitivity Training Workshop. Narito ang balita ni Ana Sahibil. Ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Human Resource Management Office nito ay nagsagawa ng Gender Sensitivity Training Workshop noong Abril 18 at 19 sa SB Session Hall. Nilalayon nitong isulong ang isang kapaligiran sa lugar ng trabaho na may kamalayan sa kasarian at bigyang kapangyarihan ang mga empleyado ng pamahalang lungsod na maging mas sensitibo sa kasarian ng mga individual. May kabuo ang 132 empleyado ang dumalo sa pagsasanay na ginawa sa dalawang batch. Binigyang diin ni Mayor City Jalet Robin Hataman sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng gender and development programs sa paglikha ng isang lungsod na sensitibo sa kasarian at umaasa na magkaroon ng mas maapektuhang mga programa o proyekto ng GAD.
Nagbigay din ng maikling mensahe si Konsehal Karel Anjay sa Sacalahul bilang tagapangulo ng Komite sa Women, Children and Family Affairs. Tiniyak niya na mas maraming ordinansa ang maisasabatas na nagtataguyod ng karapatang pantao. Bilang pagtatapos, hindi kaya't ni God Focal Mendry Anlim ang lahat ng mga kalahok sa pagsasanay na gamitin ang kanilang natutunan sa kanilang hanay ng trabaho bilang mga pampublikong tagapaglingkod at ibahagi ito sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Actually, ang dami mong natutunan paano i-address if LGBT ba siya, she or he, kailangan maging sensitive tayo doon, especially on the equal rights ng bawat isa. Sa pag-asang makamit ng LGU ang bisyon ng isang lungsod na kung saan ang lahat ng individual anuman ang kanilang oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian ay magkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad. Ana sa Hibil, Balitang Happy Isabela. Sa Kayan Kalaman Fridays with the Happy Isabela Mobile Library, patuloy ang pag-aarangkada sa ika-anim na linggo at mga batang atleta ng Isabela bumida sa Sipraa. Yan ang Youth Patrol ni Shai Malatib. Ginanap noong ika-28 ng Abril ang ika-anim na linggo ng Sakayan Kaalaman Fridays with the Hap Isabela Mobile Library sa Busay Elementary School, kung saan patuloy ang paggabay ng mga volunteer reading partners mula sa Youth Space Mentoring Program ng Local Youth Development Office sa mga bata na kabilang sa programa. Sa sesyon na ito, katuwang ng City Information Office at Local Youth Development Office, ang himpilan ng pulisya ng lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Police Senior Master Sergeant Ezra Mariano at Isabela City Tourism Personnel Hazel Tan. Dumalo rin ang Isabela Foundation Incorporated na pinangunahan ni MNE Officer Danilo Galvez. Ang Sakayan Kaalaman Fridays with the Hap Isabela Mobile Library ay isang proyekto ng Library and Information for Barangay Readers Outreach ng City Information Office na tugon naman sa panawagan ni Punong Lungsod City Jalia Turabinhataman na ibaba ang bahagdan ng non at struggling readers sa mga kabataang isabelenyong nasa antas na Kinder 3. Busay Elementary School naman ang pilot site sa naturang programa. Mga young but strong, skilled and talented, yan ang katangiang taglay at binaon ng mga batang atleta mula sa Isabela sa kanilang pakikipagsapalaran sa palarong panrehiyon ng Zamboanga Peninsula na ginanap noong April 23 to 28 sa lungsod ng Pagadian. Binabati ni Punong Lungsod City Jalia Turabinhataman, Vice Alcalde Julkifli Saliman, 10 ng mga opisyales at kawani ng pamahalaang lokal, ang lahat ng batang atletang isabelenyo na buong giting na kinatawan ang lungsod ng Isabela sa Zipraa. Sa angking galing ay napwesto sa 7th rank at nag-uwi ng 45 medalya ang mga atleta mula sa iba't ibang parte ng lungsod ng Isabela. Pinasasalamatan din ang mga tagapagsanay at ang Isabela City Schools Division Office sa pamumuno ni SDS Dr. Julieto Fernandez na siyang nagsumikap upang maging handa ang paglahok ng lungsod sa Zipraa 2023. Tunay ngang kayang makipagsabayan sa kahit anumang larangan ang mga kabataang isabelenyo. Ako si Shai Malatib. At yan ang latest sa ating Youth Patrol. Maraming salamat, Shai Malatib. At yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela de Basilan. Antabayanan ang iba pang mga Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.